naginawa ako to. O, tingnan nyo. Bateriya! Mm-hmm. Uy, tingnan nyo, nanahati sa gitna. Oo, teka muna. Hindi basta-basta hinahawakan ng loob ng bateriya. Masama sa katawan. Kayo na yung mga bata, ha? Siguraduhin, huwag basta gagayahin itong makikita nyong gagawin namin ngayon, ha? Itong pulbus na to, yan ang electrolyte. Para saan pong electrolyte? Aba, eh dito sa loob ng electrolyte nito, dumadalo yung kuryente ng baterya. Eh, ano na po yung pahabang nun? Ito. Opo, yan nga po. O, itong pahabang ito, yan ang carbon rod. Ha? Pagkatapos may makikita kayo, itong metal na yan na nakabalot sa baterya, yan ang metal zinc. Ha? Itong metal zinc at saka itong carbon rod, ang tawag dyan, electrodes. Dyan, lumadaloy, papalabas o papasok ang kuryente mula sa loob ng baterya. O mula dito sa ito sa ilalim na ito, itong palubog na yan, yan ang tinatawag na negative electrode. Pagkatapos, ito naman nga sa itaas nito, itong nakaumbok na to, yan ang tinatawag na positive electrode. Ngayon, mula dito sa metal zinc na negative electrode, lumalabas ngayon yung kuryente papunta dito sa nakaumbok na ito, itong carbon rod na positive electrode, papasok ngayon dito sa electrolyte. Eh, di nang ubos po yung metal zinc. Ay, oo, ano? Alam niyo nung araw, walang balot na metal na ganito ang mga baterya, ha? Ang balot lang noon, papel. Kaya pagka luma na yung baterya, pag hinawakan mo, malambot kasi nagko-corrode itong metal zinc. Para bang nauubos siya, ganun. O ngayon, gusto nyo malaman siguro kung paano natin mapagduduktong itong negative electrode sa positive electrode. Opo. Natural naman, hindi natin mababali ito. Mapagduduktong natin ang magkabilang dulo para lumabas ang kuryente sa pamamagitan ng kable. Ayan. Lalagay ko muna. Ito yung kable, no? Dito dadaloy ang kuryente mula sa baterya. Lalagyan natin ng electrical tape para hindi matanggal at makita niyang maayos. Ganyan. O, edi napagduktong natin yung magkabilang dulo. Alam niya ba? O, meron ng kuryenteng dumadaloy ngayon dyan sa gitna ng kableng yan. Duktong na nga. Oo. Gusto niyong malaman kung meron talagang kuryente? Opo, syempre po. Teka, naghanda ako ng bumbilya. Ipapakita ko sa inyo na meron ng kuryente dito sa kable. Paiilawin ko itong bumbilya. Sige po. Sige, gagawin lang natin. Hahatiin, gugupitin natin itong gitna. Yan. Tapos, babalatan natin itong dulo. Ayan. Tapos, ayusin natin yung dulo. Ayan. Dito natin ikakabit yung bumbilyang to, ha? Lalagay natin dyan. Pakita ko sa inyo. Iilaw to. Tudan! Uy! Umilaw nga! Meron naman dumaan na kuryente. Ano ba pong ginawa niyo dyan sa baterya? Kanina niyo pa po yan, pinagbubuksan po ah. Para lalo niyo maintindihan, pinaghiwa-hiwalay ko nitong bahagi ng baterya, no? Pero uulitin ko mga bata, huwag na huwag niyong gagayahin itong nakikita ninyo ngayon dahil makakasama. Teka muna, gusto kong mag-review tayo, ha? Ano nga ba yung mahalagang bahagi ng baterya? Yun pong electrolyte, tsaka yung electrodes. Correct. O, teka, itong maitim na pulbus na ito, anong tawag dyan? Ang tawag po dyan yan yung electrolyte. Correct. Teka, ito may kinuha ko dito, maitim na itong dito nakalagay yan . Ano ba ang tawag dito? Carbon rod. Correct. Tapos kanina, gumupit na ako nitong metal zinc. Nahulog. Yan, nagumupit na ako.
Galing dito yan. Ito yung metal sink container na nakapalibot sa electrolyte. Ha? Uh-huh. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, binudurog ko itong pulbos, ilalagay natin dito sa lalagyan. Ha? Kailangan, mapupuno yan. Oh, ayan na, puno na. Tapos, ang gagawin ko, sisiksikin ko naman. Kailangan siksik na siksik para mas malakas ang kuryente. Ayan, ha? Pagkatapos, itutuso ko itong metal sink at saka itong carbon rod dito. Parang kable to kanina pinag-usapan natin. Okay. Tapos dito natin ngayon, ikakabit itong bumbilya. Ano sa palagay ninyo? Iilaw kaya itong bumbilya natin mula dito sa ginawa nating... Siguro po dahil meron siyang electrolytes at electrodes. Siguro nga po. Kayo mga bata, ano sa tingin ninyo? Iilaw kaya itong bumbilya? Ha? Teka. Atin. Uy! Umilaw na! Ang galing! Umilaw!